Bible ta. May mga Biblia kayong pakibukas sa Matthew chapter 25 verses 1-13. Dahil madami, gusto ko pong salitan tayo ng pagbasa at lahat po tayo tumayo. Kadayawan 30 sa only Apo Diyos. Iti Matthew chapter 25 verses 1-13. Basahin ko yung verse 1, tapos kayo ang verse 2, sa akin yung 3, tapos kayo ang verse 4. Lahat po tayo ito, may mga kapatid. Sa Matthew chapter 25, verses 1-13, sa verse 1, sabi niya dito, "At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. And gave of them were wise, five of them were foolish, and five were sensible. The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. The bridegroom was long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, 'Give us some of your oil, our lamps are going out.' No, there may not be enough for both of us. Verse 10, but while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. But he replied, 'I tell you the truth, I don't know you. Sabay-sabay tayo sa verse 10. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour.'" Pwede na tayong umupo? Noong nakaraang linggo, ang title ng mensahe natin is the Assurance of Salvation. At dito natin nalaman, at dito natin napag-alaman yung mga bagay o yung mga hakbang na dapat natin gawin para magkaroon ng assurance ang ating mga kaligtasan. Sa araw na ito, ang title ng message natin is, Are You Ready? Nung nakaraang linggo, sabi ko, the assurance of salvation. Ngayon, are you ready? Makita natin dito, yung binasa natin, yung passage natin, that this is the parable of the 10 virgins. The parable of the 10 virgins, i-emphasize na lahat sana ng mga mananampalataya ay maging aware tayo sa mga espiritual na buhay natin. Bakit tayo maging aware dahil sa espiritual na buhay natin? Dahil we know that the second coming of Jesus is coming nearer and nearer. Maaring bukas makalawa, or maaring sa next week, or maaring sa next month. Walang nakakaalam sa pagbalik ng ating Panginoong Diyos. Kundi ang Ama lang natin, ang Panginoong Diyos lang, ang nakakaalam kung anong oras, kung anong araw, at kung anong taon. Dahil ang pagbalik ni Kristo ay parang isang magnanakaw na darating sa oras na hindi natin inaasahan. Luke chapter 12 verses 39 and 40. At sa pagbalik ni Kristo, mga kapatid, iba't iba at marami ang spekulasyon o haka-haka ng mga tao, di po ba? Marami ang haka-haka ng mga tao sa pagbalik ni Kristo. Yung iba, sabi nila, darating si Jesus sa hating gabi. Katulad sa binasa natin, dahil lahat ng mga tao ay tulog. Mostly, kasi magising pa sa hating gabi. Yung iba naman, sabi nila, darating si Jesus sa oras ng Sunday School. Bakit sa oras ng Sunday School? Kasi sa mga churches sa Pilipinas, kasi dito wala tayong Sunday School. Yung mga churches sa Pilipinas, sa Sunday School tayo mga 8, ganun siya. 8 ng umaga, pero walang tao. Isa, dalawa lang.
Kaya sabi ng mga ibang tao, sabi nila, ang pagbalik ni Jesus ay sa oras ng Sunday school dahil walang tao. Isa, dalawa lang ang tao. Paano na yung wala? Hindi pa dumating. Hindi, wala na. Diba? Is iba naman yung sabi naman nila, yung pagdating daw ni Jesus in yung oras ng sermon. Sa ganitong oras na, sermon na, diba? Kasi sa oras ng sermon, hindi pa nangangalahat yung pastor. Marami ng bakanting upuan. Tapos yung naiwan pa, yung mga senior citizen. Tapos yung nagganon pa siya, di ba? Hindi mo alam kung sumasagot ba sa sermon o tulong. Di ba? Madami ang hamahaka ng mga tao sa pagbalik ni Jesus. Mga parabang nakakatawa na parang filosofo. Ano. Pero kung isipin natin, di ba, totoo naman. Isipin natin, kaya bigyan natin pansin, maging aware tayo sa ating mga buhay espiritual. Para sa pagdating ni Jesus ay nakahanda tayo. Kaya bilang nobya ni Kristo, always be ready para sa anumang oras na darating ang nobyo. Amen? Amen. Payag ba kayo na maging nobya ni Jesus? Amen. We are all the bride of Jesus. Amen? At makita natin dito para lagi tayong handa sa pagbalik ni Kristo, may isang bagay na dapat nating gawin, be prepared. Okay? Be prepared. Alam niyo, isang magsasaka, sa aming magsasaka, kasi hindi ko alam kung magsasaka kayo eh. Magsasaka. Sa amin, mostly magsasaka yung mga tao. At doon sa lugar namin is seasonal. Sa tag-init, iba yung produkto. Sa tag-ulan, iba yung produkto. Ang isang buwan ng magsasaka, mga kapatid, bago pa man nila itanim ang kanilang mga gusto nilang itanim na produkto, andun na nakahanda na lahat yung mga gagamitin nila. Yung mga pesticide, mga fertilizers, at yung mga kung ano-ano pang gagamitin nila sa bukirin. At sa gusto namang pumasok sa mga business, may businesswoman dito. Sa mga gustong pumasok sa business, hindi basta-basta na sige lang ng sige, di po ba? Dapat may mga bagay tayong ihanda, dapat may mga documents tayong ihanda sa Pilipinas ngayon, kahit maliit lang na sari-sari store, ang dami ng mga dokumento na dapat kumplituhin, di po ba? Kaya sa yung mga papasok sa business, maraming dapat ihanda bago sila papasok sa business. Ganun din ang ating buhay Kristiyano, bago darating si Kristo, dapat paghandaan natin. Dahil kung hindi tayo handa sa pagbalik niya, makita natin dito sa binasa natin, the five foolish virgin is naiwan sila sa ere. Kaya, habang may panahon pa tayo, maghanda na. Amen. Amen. Prepare our heart in worshiping, prepare our heart serving the Lord. Kaya sabi ko kanina, gawin na natin yung mga bagay na alam na natin na gusto ng Panginoon na gawin natin, sundin natin ang kanyang mga utos para pagdating niya is lahat tayo ay walang maiiwan. Lahat tayo ay sasama kay Kristo to attend the wedding banquet. Amen? Amen. So para lahat tayo ay maging handa, hindi sana tayo ang isang Kristiyano na tinatawag ng iba na Kristiyano sa puso pero ay Kristiyano sa nguso pero hindi sa puso. Amen? Amen. Hindi sana tayo kabilang sa mga sinasabi ng iba na Kristiyano sa nguso pero hindi Kristiyano sa puso. Bakit Kristiyano sa nguso lang, hindi sa puso? Minsan ipinagmamalaki natin na we are a Christian. Pero kumusta naman ang buhay natin? Naka-line up ba sa ating Panginoong Diyos? Minsan very proud tayong nagsasabi na we are a Christian. But our heart is full of hate. Di po ba? Minsan very proud tayong nagsasabi na we are a Christian. But our heart is full of hatred. Fall of insecurities, fall of pride, at kung ano-ano pa. Kaya sinasabi natin na Kristiyano sa puso, pero hindi sa puso. Very proud tayong nagsasabi na we are a Christian, pero wala naman tayong pinagkaiba sa mga
unbeliever. Kung paano sila manamit, kung paano sila magsalita. Duming-duming mabalin amin. Diba? Duming-duming mabalin amin. Lahat ng pagkain, kinakain nila kahit hindi nararapat. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23, dito natin mabasa na lahat ay pwede nating gawin, lahat ay pwede nating kainin, lahat ay pwede nating inumin, pero hindi lahat ay nararapat nating kainin, hindi lahat ay nararapat nating inumin, at hindi lahat ay nararapat nating gawin. Maliwanag po ba? Amen. Kaya alalahanin natin, dapat nating isipin, dapat nating piliin kung ano yung mga dapat nating gawin, kainin at inumin. Minsan, very proud tayo na nagsasabi na we are a Christian, pero hindi nakikita sa ating mga buhay ang bunga ng banal na Espiritu. Ano-ano yung mga bunga ng Espiritu Santo? The love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So bilang isang Kristiyano, lahat ng ito ay dapat sanang makita sa ating mga buhay. Though we are not perfect, but we try our best na gawin ang mga ito na siyang marka nating mga Kristiyano. Itong mga characteristics na ito ay isang marka ng nagsasabi na isang Kristiyano. Amen? Amen. Kaya para hindi tayo maging question mark na Kristiyano, ituwid natin ang ating mga buhay. Kung mayroon pa tayong ginagawa na hindi ka nais-nais sa harapan ng Panginoon, kung mayroon pa tayong ginagawa na hindi ka dapat-dapat sa harapan ng Panginoon, ituwid na natin habang may oras pa tayo. Amen? Pangalawa, para hindi tayo yung sinasabi ng iba na para maging handa tayo, hindi sana tayo yung sinasabi ng iba na Sunday Christian. Kanina sinabi natin na para lagi tayong handa, hindi sana tayo ang mga Kristiyano sa muso pero hindi sa puso. Pangalawa, hindi sana tayo ang Kristiyano na Sunday Christian. Bakit Sunday Christian? Sinong nakakaalam? Bakit Sunday Christian? Dahil sa church lang nagbabasa ng salita ng Panginoon tuwing Linggo. Oh, sinong nakarelate? Be honest. Sa church lang nananalangin tuwing Linggo. Sa church lang nagwo-worship tuwing Linggo. Kaya nga sinasabi natin Sunday Christian. Always present sa church tuwing Linggo, but mentally absent. Malayo ang puso sa Panginoon, inaantok, at para mawala yung antok, magdot-dot ng cellphone. Diba? Mamayang kunti, tapos na ang service, hindi na niya namalayan. Kaya kung anong bigat ng pakiramdam natin na pumasok sa simbahan para magpuri, hindi nabigyan ng kaginhawahan. Pero kung anong bigat ang pakiramdam natin na pumasok, ganun pa rin ang pakiramdam natin na lumabas. Dahil hindi tayo nag-worship, hindi tayo naglingkod ng totoo sa Panginoong Diyos. Amen? Amen. Kaya it is a reminder sa ating lahat na kapag nandito tayo sa loob ng church, huwag mo munang isipin yung mga nandun sa kung saan-saan. Yung isipin natin is yung mag-focus tayo sa ating Panginoong Diyos, value worship God. Kaya umayos tayo. Umayos ka, umayos ako. Amen? Amen. Ayusin natin ang ating mga buhay Kristiyano para hindi tayo yung mga tao na tinatawag na Kristiyano sa nguso pero hindi sa puso. At para hindi tayo ang maging Christian Sunday, read the Word of God regularly and meditate day and night. Amen? Pray continually in the good times, in the bad times. Hindi lang sa panahon ng maraming blessing, maraming pagpapala tayo manalangin. Amen? Pero sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kahirapan, we need to pray to God. Amen.
sa parang panahon ng kaginhawaan, mag-pray pa rin tayo sa Panginoong Diyos. Hindi lang tayo mag-pray sa Panginoon kung may kailangan tayo. Amen? Hindi lang tayo mag-pray sa Panginoon kung may sakit ka. Hindi ka lang mag-pray sa Panginoon kung wala ka ng pera. Hindi lang tayo mag-pray sa Panginoon kapag may problema. Pero in good times, in bad times, let's pray continually to our living God. Amen? Worship God always because praise and worship, it connects us with the presence of God. Kaya anumang oras, pwede tayong mag-puri sa ating Panginoong Diyos para hindi tayo ang tawagin nilang Sunday Christian. Amen? Bakit tayo kailangang maghanda? Why we need to be ready? Sabi niya dito una, because no one can do a preparation for you and me. Amen? Bakit kailangan nating maghanda para sa pagdating ni Jesus? Dahil hindi pwede na si Gloria ang gagawa o maghanda para sa akin. Hindi pwedeng si Sister Lani ang maghanda para sa aking kaligtasan. Dahil ang salvation is individual. Amen. Salvation is individual. Sabi ng mga pilosopo, pagdating ni Jesus, kakapit na lang daw sila sa mga paa natin. Kakapit na lang daw sila sa mga pandiling natin. Kaso hindi naman pwede. Sa jeep, pwede yung sumabit. Pero sa langit, hindi pwede yung sabit, di ba? Amen. Sa jeep, pwedeng sabit kahit siksikan, pwede yan. Pero pag sa langit, hindi pwede yung sumabit. Baka pag sa pandiling pa sa sabit, mahuhulog na. Yeah? Kaya, kailangan nating maghanda, ihanda ang ating mga buhay. Sa binasa natin in our passage, the 10 virgins waiting the coming of the groom. Sa paghihintay nila sa pagbalik ng nobyo, dahil natagalan ng pagbalik ng nobyo, inantok sila at sila'y nakatulog. Pero at the middle of the night, tumunog ang trompeta at sinasabing nandito na ang nobyo. Dali-daling bumangon ang mga 10 virgins na ito at inihanda ang kanilang mga lampara. Pero makita natin that the 5 virgin is the foolish and the 5 is wise. Pero yung foolish virgins na 5, wala silang dalang extra na langis. At yung 5 wise, nagdala, pinuno nila yung lampara nila ng langis at nagdala pa sila ng extra. Kaya sabi ng mga foolish na ito, hihingi sila ng langis doon sa mga wise. Pero yung sabi ng mga wise, hindi pwede dahil kung ibibigay namin, baka hindi na magkakasya sa ating lahat. No one can prepare your salvation. Amen. Hindi pwedeng ako ang maghanda para sa inyong kaligtasan. Pero tayo-tayo ang accountability sa ating mga kaligtasan. Amen? Kaya sa pagbalik ng nobyo, sabi ng mga wise, punta na lang kayo doon, bibili ng sa inyo. Para mayroon din silang extra, yung mga wise, meron din silang extra. Pero makita natin sa passage na binasa natin, na habang nasa daan pa sila, hindi pa sila nakababalik galing sa pinagbilihan nila, dumating na ang nobyo. Dumating na ang nobyo and the door was shut. Amen? And the door was shut at wala nang ibang makabukas kundi ang Panginoon lang. Pumatok ang mga foolish na ito. Pero ano ang sabi ng Panginoon yung binasa natin kanina? I tell you the truth, I do not know you. Sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo kilala. Kumatok sila sa pintuan, papasokin nyo kami. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Yun ang napapala ng hindi nakahanda sa pagbalik ni Kristo. Kaya kung hindi tayo nakahanda sa pagbalik ni Kristo, maaring ganito ang sabihin ng Panginoon sa atin. Kaya habang may panahon pa, maulit-ulit, maghanda na tayo para sa ating kaligtasan. Kaligtas.
sayang ang pagod ng mga foolish na ito. Sayang yung pagod nila na kung ilang taon sila na naglilingkod, pero sa isang iglap na wala yung pagkakataon na makasama ang Panginoon. Diba? Ganun ang mangyayari sa atin kung pa-wither-wither ang mga faith natin. Kaya hindi na panahon ng wither-wither. Ha? Hindi na panahon ng wither-wither ng pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Dapat tayong mag-focus, ba't tayong mag-ready, mga kapatid. Tayo mismo ang accountable sa ating mga sariling salvation. Kaya para makasigurado tayo, be sure that we are prepared, because no one can do a preparation for you and for me. Yeah. Ang pagbalik ni Jesus, mga kapatid, it was in the days of Noah. Alam na natin ang istorya ni Noah, di po ba? That no one knows when the floods come. Walang nakakaalam kung kailan darating ang floods. Pero ang ginawa lang ni Noah, nag-obey sa utos ng Panginoong Diyos. Sa kasagsagan ng tag-init, sabi ng Panginoon, gagawa ka ng ark. Ito namang Noah, hindi alam kung bakit siya gagawa ng ark, di ba? Pero hindi na lang siya nagtanong kung bakit siya gagawa ng ark. Basta na lang sinunod niya kung ano ang instruction ng Panginoon, nagagawa siya ng ark kahit pinagtatawanan siya ng mga tao, nililibak siya ng mga tao dahil nga sabi ko kanina kasagsagan ng tag-init. Saan ba lilitaw ang ark na yan? Di ba? Pero sabi ko kanina, sinunod lang ni Noah ang utos ng Panginoon Diyos. Nung natapos na niyang ginawa ang ark, inanyayahan niya yung mga tao para pumasok sa ark. Pero yung mga tao, hindi pa rin sila sumunod. Bagkus tinawanan pa nila si Noah. Kaya ang pumasok lang ang buong pamilya ni Noah at yung mga two pairs of different kind of animals. Pagkapasok nila sa ark, the door was shut. Wala na, hindi na pwedeng mabuksan ang pintuan. Dahil ang nagsara noon is ang Panginoong Diyos. Hindi si Noah ang nagsara ng pintuan ng ark. Pero ang Panginoong Diyos ang nagsara sa pintuan ng ark. After 7 days, pagkatapos nilang pumasok sa ark, dumating ang ulan. Ulan yan in 40 days, in 40 nights. Walang tigil ang pag-ulan. Sa 40 days and 40 nights, hanggang nalunod lahat ang mga tao. Nalunod lahat ang mga hayop. Nasira na, wala na lahat. Wala nang nailigtas, kundi ang pamilya lang ni Noah at saka yung mga animal na pumasok sa ark. Kaya mga kapatid, panahon na, ulitin ko ulit, na panahon na para ihanda natin ang ating mga sarili para sa pagbalik ni Kristo. Huwag na nating sayangin ang pagkakataon, huwag na nating sayangin ang ating mga oras. What can we do today? Do not wait for tomorrow. Kaya dapat nating paghandaan ang ating mga buhay para sa ating kaligtasan. Magpahanga ngayon, nag-i-invite pa rin ang Panginoon sa mga gustong maligtas ang kanyang buhay. Magpahanga ngayon, naghihintay pa rin ang Panginoon sa mga gustong maligtas ang kanyang buhay. Hindi pa rin tumitigil ang Panginoon na hantayin tayo. Hindi pa rin tumitigil ang Panginoon para paalalahanan tayo kung bakit hindi pa niya ginugunaw ang mundo. Dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon para iayos natin ang ating mga buhay. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon para iayos natin ang mga buhay, ang ating mga buhay at including our families. Amen? Kaya, be prepared, be ready, be alert, and be watchful. Amen? What can we do today? Do not wait for tomorrow. At huwag nating sayangin ang pagkakataon na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos. Sabi ko kanina, maaaring bukas darating ng Panginoon, maaaring sa susunod na bukas, para tayo laging handa, iayos natin ang ating mga buhay, i-line up natin ang ating mga buhay sa Panginoong Diyos. Lahat po tayo tumayo.